una, goma. Kung wala kayo nyan, pwede interior ng motor. Kakat nyo lang ng size na gusto nyo. Pantali. Ganun din. Kung wala kayo nito, yung interior ng motor. Gunting. Leather o kaya tela. Pwede na kahit damit nyo. Gupitan nyo dalawang ganito. Pako. Pako. Kailangan natin ng pako bang bala. So, mamaya tuturo kong paano ginawa tong ganito. Kahoy, yung paghahawakan nyo. Pwedeng hindi ganito, inayos ko lang na ganito. Pwedeng diretso na rin. Pwedeng simpleng diretso lang ganon. Pero lalagyan nyo ng ganito. Para may paghahawakan yung goma pag nakaganito. No? Para hindi siya matanggal. Mamaya papakita ko. So, optional lang. Pwedeng ganito, pwedeng straight din. Kailangan mo ng bakal. Alambre, pwede na. Ito gamit ko kan sa payong to eh. Kailangan mo yan para gawin ganito. Yung pagkakabitan ng ito. Paggagamitan ng pagkakabitan. Yan. Para gumanon. So, mamaya explain ko o gagawin ko. So, kailangan mo ng maso sa kamartilyo. Para pukpukin to, para maging ganito yung mukha. Ayan. Maganda rin kung may landasan ka sa kalutuan ng bakal. Ayan. Lagari sa bakal. Para dito. Para gumawa ng ipin. So, kung may sander ka, mas maganda rin kung may sander ka. So, ito na yung mga proseso kung paano gagawin. Pupukpukin natin siya para maging flat. So, pa-flat mo lang siya. Yan, ganyan. Ganyan lang. Ito na yung mukha niyan. Kapag napukpok mo na. So, yan na. Hindi natin kailangan natin na next, lagaring bakal. Kung gusto nyo itong paano ko ginawa ito, gagawin ko rin ang video kung gusto nyo. So, lagay niyan. Kung meron kang sander sa cutting disc, okay rin to. So, lalagyan na natin ngayon ng ipin para may pagkakapitan yung ito. Ito na guys, tatanggalin natin yung ito. Ito na lahat yung sander natin. So tatanggalin natin to. Natin. Ito. Ito na yung mukha. Gagrind natin para gumanda. So, ito. Ano? So, ito na guys. Hindi pa yan tapos. Babalagan pa natin. Ito, babag.
So, para hindi siya dumulas pag ginanon mo. Ayan, para kapit na kapit. Ito yung pagkalagay ko. Protection na. Tela ha, ng damit, pwede rin. Ayan. Dalawa. Para pag, para tumagal siya. So, tatalian na natin. So, ayan. Actually, dapat putulin to. Pero, may nagpagawa lang. So, hahayaan ko na siya yung magputol. Kasi, gastos niya yung materials eh. So, ayan. Gagawa tayo ng ganito. Ito. Gaganon mo lang. Yan. Purpose naman ito para pag ginanon mo hindi siya matanggal, so susukat mo maiksi ah. Kasi talagyan mo pa ng tali, baka masyadong maiksi, dapat medyo may allowance ganito. So yan. Yun. Ganito na para hindi siya mahirap. So, yun. Lagyan natin allowance. Yan. Saka itali mo siya. So, ayan. Ayan na yung mukha. So, dapat matibay yung pagkatali mo ah. Para pag nilagyan mo siya ng bala, hindi matanggal. Kailangan natin ng strawless. Mas maganda balahibo ng manok. Kaso wala tayo noon. So, susukatan lang natin. Yung tali. Saka yung lawan. So, ganito kahaba. Dapat ganyan kahaba lang. So, damihan natin. Damihan natin pagputol. Ganito kahaba. Ganyan. Ganyan. So, dapat pantay sila. Na natin. So yung pork ganito, kaya hindi natin tinanggal para doon kakapit yung goma para pag ano mo hindi matanggal. So yan. So, yun na. Bubughag natin siya. Bubughag natin. Lang natin yan. So, yung iba hindi pantay. Kailangan pantay natin. Saka hindi ganun kahaba dapat. So, papantay natin.
test. Isang bala lang muna gagawin ko para matesting natin. So, let's go. Yung target. Okay, game. Yung hawak pa ganito, hindi siya pwedeng pa ganon. Kasi pwedeng tumama dito. Bumalik sa'yo. So, ito yung hawak. Para yung tapon, pa ganon. Okay. Okay, ito na guys. You know. Oh, diba? Kita ba?